tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawangan, mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahan. No, mga sala ko'y iyong inisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod, gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nababagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinarami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon,
Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Asusero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap na maanghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo sa lakas ng iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat, ang dahilan nito poon pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa kiigawan, loobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manahuli ang kalak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit?
ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po sa mga hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma ay ang pagbibigay ng oras sa buhay panalangin natin. Na tayong lahat ay tinatawag ngayong panahon ng Kwaresma na maglaan ng oras para sa ating buhay panalangin. Pero magandang tanungin din ng ating mga sarili, bakit nga ba tayo nananalangin? Ano ba talaga yung dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin dumadalangin sa Diyos? Pumupunta dito sa simbahan ng Quiapo, dumadalangin kay Poong Jesus Nazareno. At marahil sasabihin ng karamihan, ang pagdalangin namin ay paghiling sa Kanya. Nagdadasal kami kasi marami kaming intensyon. Nagdadasal kami kasi marami kaming hinihiling sa Kanya. Pero mga kapatid, ang pagdarasal ay hindi lamang paghiling. Ngunit ang pagdarasal ay pagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos. Ang pagdalangin natin sa Panginoon ay hindi lamang basta paghiling at paghingi. Bagkos ang ating pananalangin sa Kanya ay pagpapalalim ng ating ugnayan at relasyon sa Kanya. Dahil oras na lumalim ang ating ugnayan sa Diyos, lumalim yung ating relasyon sa Diyos, nangangahulugan mga kapatid na nabubuo din dito yung ating pagtitiwala sa Kanya. Pagtitiwala na sa bawat paglapit natin sa Kanya, yung ating mga kahilingan ay may naghihintay na kasagutan. Yung paglalim ng relasyon ay pag-intindi natin kung paano tinutugon ng Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya mga kapatid, huwag lang natin limitahan na ang panalangin ay basta lamang paghingi. Ngunit palalimin natin yung ating pag-intindi na ang panalangin ay pagpapalalim ng ating ugnayan at pagkilala sa Kanya. Kaya nga dun sa ating ebanghelyo, ano ang panawagan sa atin ng Panginoon? Humiling kayo at kayo'y bibigyan. At aminin natin may mga pagkakataon na nagdududa din tayo. Dasal tayo ng dasal, hingi tayo ng hingi, pero ang pakiramdam natin, hindi tayo sinasagot sa ating mga dasal. Lapit tayo ng lapit sa Diyos, kung ano-ano ng nobena ang ating pinagdarasal, pero sa puso natin parang minsan kulang pa din. At kung ganun yung nararamdaman natin, baka kasi mali yung pag-intindi natin sa pagdarasal. Dahil sa pagdarasal at paglapit sa Panginoon, hindi ang kaisipan ng Diyos ang ating binabago. Hindi ang kagustuhan ng Diyos ang ating binabago. Kundi sa ating pagdarasal, ang nababago ay kung paano nating tanggapin ang kagustuhan ng Diyos para sa buhay natin. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. At ang bibigay ng Diyos ay yung bagay na karapat-dapat para sa atin. Tandaan natin mga kapatid, kapag tumugon ng Diyos, ang Kanyang tugon ang pinakamaganda. Kapag tumugon sa ating mga panalangin ang Panginoong ang Poong Jesus Nazareno, tandaan natin na ito ang pinaka-espesyal.
Ngunit maiintindihan lang natin ang mga bagay na ito kung malalim ang ating ugnayan at relasyon sa Kanya. Mga kapatid, sa buhay panalangin, hindi ka lamang humihiling. Ngunit sa ating buhay panalangin, lumalalim ang ugnayan na nagdudulot upang tayo ay magtiwala sa kabutihan ng Diyos. At sa pagtiwala natin sa kabutihan ng Diyos, mapagtatanto po natin na hindi natin binabago ang isip ng Diyos, kundi tayo ang nababago, nababago ang ating disposisyon na tanggapin ng bukas loob ng buong loob ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa patuloy nating paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma, paalala sa atin, palalimin ang ating ugnayan sa Diyos. At sa paglalim ng ating ugnayan sa Diyos, ano ang pangaalala sa atin ng Panginoon? Humingi kayo at kayo'y tunay na bibigyan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ang ating panalangin, butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na panalangin, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayan sumasamot humingi ng patawad mo sa'yo Ama na ito handog ng iyong bayong sumasamot humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanid ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalikhaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nananaig kundi yung
sa sintang hindi ibig, hindi ka man masilayan. Ang init mo ay maglaho ng tunuyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, biwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inihain para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa hinaharap ang idinulot nitong walang maliw na lunas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,